I-check naman natin ngayon yung stock market sa Philippines gamit ang Call Financial. Kumusta na ba ang stock market? Kumusta na ba ang mga stocks natin sa PSEI? Ano na ang balita? Panoorin natin tong video na to para malaman natin. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Okay guys, as of February 9. Okay, so close na yung market ngayon dahil medyo late ko na siya kinukuhanan ngayon. Pero close na yung market and as of today ay ang PSEI ay nagsara ng 7,502.48 pesos. So tingnan na natin yung kanyang yan, yung kanyang chart. So kung mapapansin natin nung umaga ay nagbukas siya ng 7,458 and medyo tumaas no from 748 tumaas siya ng 7,548 and nag-close siya nga ng 7,502. And kung titingnan naman natin yung history, sige sabihin na natin 6 months dito tayo sa side na to, ay pataas no from August na naging 6,500, from 6,500 naging 7,400. So kumita na ba kayo guys? Kung kayo ay nag-invest 6 months ago, mga August 2021, nag-invest kayo noong time na medyo mababa pa at ngayon ay ganito na siya kataas, dapat kumita na kayo guys. So gaano ba kadaling kumita dito sa stock market? Gumawa na rin ako ng video na yan, kung hindi nyo pa napanood ay panoorin ninyo guys, that was July last year. So ipapakita ko uli sa inyo dito kung magkano yung pwede ninyong kitain kung kayo ay nag-invest sa mga panahon na medyo mababa pa yung stocks. So ito, makikita ninyo dito sa aking hinahandle na account. Ayan na, hindi to sa akin. Ayun pa rin, nakahold pa rin ako sa EC, JFC, and Monde. And makikita ninyo, noong time na binili ko siya ay nasa 730 pesos yung EC. And yung JFC naman ay nasa 189 pesos. And yung Monde ay nasa 15.34 pesos per share. And kung pagbabasayan natin yung average price, okay, I hope nakikita nyo ng malaki yung screen. Ayan, medyo nilakayan ko yung screen. Kung dito tayo kikita guys, kung mababa yung average price natin nung time na binili natin siya compare sa market price ngayon, which is yung dating 730 pesos ay ngayon ay 890 pesos na siya per share. Paano ka kikita? Sa ganung paraan ay kikita ka. So kung makikita ninyo din dito sa aking percent gain or loss ay 20.69% yung tinaas niya guys. Wait lang ha. Oo, sobrang laki nito. Kaso ang rule ko nga sa aking sarili ay kapag ka 8% pa lang ay nagbebenta na ako ng stocks. Kung kumita na ako ng additional 8% ay nagbabawas na ako ng stocks. Kaya nga, maambaba na lang ng mga total shares ko dito. O yun na nga eh, 20% yung inabot niya ngayon. Ito nga JFC, oh, 25.84%. Pero dahil nga sa nakapagbenta na ako ng sobrang dami ng stocks, ay hindi ko na maximize yung growth na to guys. So sana kayo, nung nag-hold kayo o hindi nyo pa binenta nung time na yon, nung na-reach nyo yung percentage, syempre kanya-kanya naman tayo ng goals. Kung hindi nyo siguro yun binenta nung time na yon at inabot nyo tong ganito kataas, eh malamang sobrang laki na nang kinita ninyo guys. Kasi nakadepende yan sa number of shares. Kahit sabi mo 20% yung aking kinita dito, pero kung ang share ko lang naman ay 20 shares, like sa Ayala Corporation, ang idinagdag lang sa akin, ang potential gain ko lang dyan ay nasa 3,000 pesos. What more pa kaya kung ang share ko dyan noon ay umabot ng mga 100 shares. Gaano kaya kalaki yung kinita ko ngayon kung hinintay ko na ma-reach itong 20.69%. Hindi natin masasabi eh. Kaya nga sobrang ano, diba, ang hirap mong i-analyze yung market eh. Kasi fundamentally, technically, and hindi rin naman ako active trader, hindi ko nababantayan palagi yung market. Kaya nagset ako ng goal ko na 8%. So tingnan nyo din dito, yung Monde ay kumita daw siya ng 4.8%. So 300 shares lang meron ako dyan, kaya although 4% lang yan, so mga nasa 221 pesos lang kinita ko dyan. Tingnan natin yung chart ng Ayala. So buksan natin yung chart niya. So kung mapapansin natin dito guys sa chart ay medyo straight line no. Parang unti-unti, dahan-dahan lang yung pag-angat niya. Kaya medyo yung mga moving average dito guys ay sobrang lapit yung 32 MA, 65 MA,
at saka yung 130 mAh ay medyo malalapit yung mga distance nila, no? Kaya hindi din natin masabi kung talagang hanggang saan na ba yung peak nito. Okay, gamit itong mga RSI katulad nito, nasa 67 na yung RSI ng AC. So kapag ang rule diyan ay kapag umabot yan ng 80, guys, ay ibig sabihin pabagsak na yung stocks niyan. Kaya dun ka palang mag-decide kung ikaw ba bago ma-reach yung 80 ay ibibenta mo na yung mga stocks mo. O yun. So tingnan naman natin yung JFC, yung chart ng JFC. Okay, medyo slight lang din ang kanyang pag-angat, no? Medyo mabagal din. Pero kahit na ganun kabagal, kung nag-invest ka nga 6 months ago siguro at hindi mo yun pinull out, benenta agad katulad ng ginawa ko, malamang ang laki ng kinita mo ngayon. Dahil nga, pinakita ko sa inyo, no? 20% to 25% yung gain ko doon. Gain, although yun na nga, guys, konti lang yung stocks ko. So paramihan ng stocks to, guys. Kahit gaano pa kataas yung presyo niya, okay? As of yung market price niya ngayon, kung maliit lang naman ang shares mo, hindi pa rin ganoon kalaki yung kikitain. Kaya ang magiging magandang ano diyan, strategy diyan, guys. Bili lang kayo ng bili hanggat tumataas yung market. Although ako ngayon medyo nag-stop muna ako sa pagbili dahil medyo naging busy. Pero kung makikita ninyo dito yung aking actual balance and buying power from the last video nung 6 months ago siguro, talagang mako-compare ninyo, medyo malaki na rin kasi, marami na rin kasi ako nabenta, kaya medyo tumaas din yung buying power or yung actual balance. So tignan naman natin kung ano yung magandang mga stocks sa araw na to or this week. Okay, puntahan natin yung PSE Composite para at least meron tayong idea kung ano ba yung mga stocks na medyo magandang pag-invest tayo. Ayan. So, medyo lalakihan ko yung screen ko. Ayan, so nangunguna yung ALI, no? Yung ALI. And SMPH, ICT, BDO, TEL, AC. So, medyo maganda yung mga indexes nila ngayon, no? Maganda yung kanilang stocks, yung pag-growth ng stocks nila. And tingnan naman natin yung medyo mabababang mga stocks ngayon, no? So, kasama dyan yung RRHI, MPI, AP, SECB, MBT. So, yung pinakamababa dyan, yung pinakamalaki, guys, na ibinaba, kung ano yung pinakanasa dulo. Okay, kung ano yung nasa dulong number, halimbawa, pag number 28 yung BPI, sila yung may pinakamalaking change. So, dito nyo yan makikita, ito, yung index change, itong change na to, yan, index change saka change. So, may malaking changes doon sa kanilang paggalaw ng kanilang stocks. Ayan, yung pagbaba. So, kung makikita nyo dito yung presyo niya, nasa 101 pesos yung BPI. Tingnan na natin yung chart ng BPI. Gaano ba siya kababa yung ibinaba niya? Medyo ano lang din, ano? Parang smooth lang din yung galaw ng BPI. Oh. And yan nga, guys, ang update dito sa Call Financial Stock Market natin. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like this video and mag-comment na rin kayo. I-share nyo na rin yung mga experiences ninyo sa pag-invest sa stock market sa Philippines gamit ang Call Financial. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na and i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga i-update naming mga videos dito sa Gaijin World Channel. And don't forget to check our YouTube playlist. Maraming mga playlist dyan na makakatulong sa inyong financial and sa inyong pagpunta dito sa Japan bilang student or working visa. Or kung nandito ka na sa Japan, ayan, meron kaming driving playlist dyan na makakatulong din sa'yo. Ayan. Thank you so much for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Bye!